Ang leather crafting ay ang paraan ng paglikha o paggawa ng iba't ibang bagay na ginagamitan ng balat ng hayop o ng leather. Isa itong magandang pampalipas oras dahil hindi ka lang nalilibang, lumalabas rin ang iyong pagiging mapagmalikhain. At para sa ilan, ang leather crafting ay hindi lang ginagawang libangan, kundi pangkabuhayan. Pero para sa nagsisimula pa lang o gustong sumubok sa ganitong larangan, saan nga ba pwedeng makabili ng mga kailangan para makagawa ng isang produkto? Maliban sa leather, kinakailangan mo rin ng mga tamang kagamitan katulad ng pangtabas at mga pangtahi. Maaari kang makabili sa mga online shopping apps o websites katulad ng Shopee, Lazada, at marami pang iba. Pero kung gusto mo munang makita ang mga tools, accessories, at leather bago mo bayaran, kailangan mong pumunta sa mismong tindahan. At kapag gusto mo na sa isang lugar lang kung saan samot-sari ang mga pagpipili ang tindahan nito, sa Marikina ang dapat mong puntahan. Maliban sa mga lumang bahay at mga paggawaan ng sapatos, dito rin matatagpuan ang pinakamalaking pares ng sapatos sa buong mundo at kinilala ito ng Guinness Book of World Records noong 2002. Ang Marikina ang shoe capital ng Pilipinas, kaya dito mo rin makikita ang mga kinakailangan mo para sa leather crafting mula sa mga tools, mga accessories, mga local at imported na baralt ng hayop. Ang unang tindahan ay ang Nation Shoe Supply. Ito ay matatagpuan sa number 4, P. De La Paz Street at sa mismong tapat lang ng 167 Hypermart. Dito ka makakabili ng iba't ibang uri at kulay ng mga leather, katulad ng colored vegetable tan leather o veg tan, crazy horse, poolside, pigskin, butero, at marami pang iba. Maliban sa mga leather, dito ka rin makakabili ng iba't ibang tools katulad ng pansukat, pamputol, pangbutas, pandikit, pangkulay, personalized na pangstamp o pangtatap, at napakarami pang iba. Bukas sila mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, pero meron silang lunch break mula alas 12 ng tanghali. Dito naman sa number 296 JP Rizal Street, makikita ang Marikina Trans-Asian Shoe and Upholstery Supply kung saan ka makakabili ng mga accessories katulad ng mga zippers, straps, hooks, snaps, rivets, at marami pang iba na ginagamit para sa paggawa ng mga keychain, wallet, bags, sapatos, at marami pang iba. Karamihan sa mga ito ay merong iba't ibang sukat, kulay at materyales na ginamit depende sa gagawin mo. Ang kadalasang kulay ng katulad ng sa mga snaps ay gold, silver, gunmetal, ito yung kulay itim, antique para mukhang luma, at brass na kadalasang mas maganda ang kalidad dahil hindi ito kinakalawang. Meron rin silang para sa mga tela katulad ng zippers at mga sinulit. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at meron rin itong lunch break mula alas 12 ng tanghali. Sa bandang unahan naman sa number 321 JP Rizal Street, malapit sa simbahan at Marikina City Footwear Museum, makikita ang Otto. Isa itong malaking tindahan ng mga leather, tools, at mga accessories. Para itong pinaghalong Nation Shoe Supply at Marikina Trans-Asian, pero meron itong tindahan ng mga sapatos. Mas malaki rin ang lugar dito, kaya ikaw mismo ang makakapili sa leather na gusto mo. At para sa mga gustong magsimula pa lang at sumubok ng leather crafting, meron din dito mga scrap leather na pwede mong mabili
sa 100 kada kilo. Bukod sa mga balat ng hayop, meron silang ibinebentang mga canvas at iba pang gamit para dito. Kumpara naman sa naunang dalawang tindahan, ito lang ang merong parking space sa labas ng kanilang building, pero meron rin namang mga pay parking na nakapaligid sa palengke ng Marikina. Ang sunod na tindahan naman ay ang Grand Hoya Corporation na matatagpuan sa 545 E. De La Paz Street malapit sa V. Santos Street. Huwag malilito dahil iba ito sa P. De La Paz Street na sinabi kanina kung saan naman makikita ang Nation Shoe Supply. Dito sa Grand Hoya ka makakabili ng iba't ibang leather katulad ng Crazy Horse, Poolside, Pull Up at marami pang iba. Ilang hakbang lang mula dito ay makikita mo ang Leather World. Kumpara sa mga naunang tindahan, dito ka lang pwedeng bumili ng leather by square foot na pwedeng tabasin. Sa mga naunang tindahan kasi, kailangan mong bilhin ang buong hide depende sa kung gaano ito kalaki. Mas malalaki rin at marami ang pwedeng pagpilian sa mga scrap leathers, pero mas malito ng kaunti nang kumpara sa auto. Karamihan o halos lahat ng tindahan dito ay sarado tuwing Linggo at National Holidays. Ilan lamang ito sa mga tindahan ng mga leather na makikita sa Marikina. Napakarami pang hindi masyadong kilalang tindahan ang meron dito at kung minsan ay mas mura pa ang kanilang presyo. Meron akong kaunting tip para sa mga gustong sumubok ng leather crafting. Bago mamili sa Marikina, tumingin muna sa iba't ibang tindahan at ikumpara ang mga presyo dahil nagkakaiba-iba rin ang mga ito. At para naman sa mga malalayo sa Marikina, subukan munang mamili online dahil marami ring murang mga toolset na pwede nang pagsimulan. At habang tumatagal, unti-unti mo na lang napalitan ng mas magandang quality yung mga tools na sa tingin mo ay palagi mong ginagamit. At bago matapos itong unang video, gusto ko kayong anyayahan na mag-subscribe dito sa Thor's Leather Crafts dahil gagawa rin ako ng mga videos tungkol sa mga tools na ginagamit at pati na rin sa paggawa ng iba't ibang leather products. Hanggang sa susunod na video na lang at maraming salamat!